day at good day ate. So nandito na naman tayo sa panibagong video, panibago na naman mga kabalbalan natin sa buhay. So ngayon, itong gagawin natin or pag-uusapan natin sa video na to, very timely and relevant since hindi naman talaga siya nalalaos dahil maraming walang jowa. Ayun na nga po, pag-uusapan natin ang mga posibleng rason kung bakit hanggang ngayon eh single ka pa rin. Single pa rin ako. Single tayo. Pero bakit kasalanan ko? Parang kasalanan ko. So ito na, ibabagsak namin sa inyo or i-discuss natin yung 10 possible reasons kung bakit walang jowa ang isang tao. For today's video, meron tayong makakasama. Yan. So ito, nakita nyo na to siya naka-collab ko na siya before, pero sige. Hello! Who's up? Ate! Kita naman tayo, nakakasawa na. Nag-collab na kami mga dalawang beses na. Pero eto na naman, pangatlo, di ba? Para I love you. Ganun. Mas gugustuhin ko na maging single ate. Pero eto na nga, papasukin na natin siya, si Angela Brightness. Nakakainis yung ganda nitong babaeng to. Hello po! My Angela name is Angela. So eto naman, sa kanya yung special, anong ginagawa mo sa pag-vlog? Yung sa vlog ko, more on K-culture, mga Korean, K-pop. Ayun na nga, so alam niyo ba kung bakit kayo pinatawag dito? Yes, kasi single kami. Oo, kasi pare-pareho kaming single. Yes! Diba? 10 possible reasons kung bakit wala kang jowa. Tumatasi ka nawi ko. Number 1, napakasakit. Hashtag, di ka jowable. You are likable, lovable, pero no joke. Yung tipong handang-handa ka na. Mukha ka na prepared ka na, te. Maglakad na sa... parang dumadating. Kasi... Bakit sabing palad ka. Aww. May mga taong ano yun. Lovable, likable. Pero, ano yung intimidating silang lapitan. Ayun yung sinabi sa akin. Alam mo, okay ka naman eh. Kaso, ano, ang makaka-relate lang sa'yo, yung mga taong nakakilala sa'yo. Kasi ikaw yung tao na parang intimidating, parang hindi madaling lapitan. Qualified. Wow! Stress ako. Number 2. You can't move on. O, ikaw magbasa. Ikaw mag-elaborate kung anong tingin mo. Sabi, you can't move on. Kaya di ka makausad kasi nag-hold back ka pa rin sa nakaraan. Wow. Sino ba ang nakaraan mo? Sino ba yung mga... Hindi jowa, sabi mo wala kang jowa. Yung mga nakaraan ng mga fling-fling. Ayun, yung fling-fling na sinasabi ko na yan. Yung mga walang label. Walang label. Walang label. Feeling ko may feelings ka pa dun sa ex mo. Kaya hindi ka makamove on. Parang you're clinging onto that feelings na hindi ka makakommit sa ibang tao. And one more thing, kung bakit hindi ka pa rin makamove on, kasi na i-compare mo yung mga yung nakalipas mo sa present. Ayan, bakit si ganito, ganyan, bakit siya hindi ganito? Kumbaga, nagkaroon ka na ng standards, tapos pilit mo siyang ina-apply dun sa present mo, kaya nahihirapan kang mag-move on. Ito na. Number 3, hashtag career person. Relate! Ayan, sa panahon ngayon, may mga dumadating. Ito naman yung tipong may dumadating sa'yo. Nag-uumapaw ang pag-ibig. Pagmamahal. Nasisimot mo na. Pagpipilian. Ganyan. Pero, focus ka sa career or study mo. Blind ka na sa lahat ng bagay. Kahit nandyan na yan lahat, dumadaan ka, pero dun ka pa rin. Yun muna, career muna, uunahin ko muna yung sarili ko kasi self-love. Yes! Oy! Hashtag self-love! Pinapakalat ko yan. Alam niyo yan, mga ate. Pinapakalat ko yung self-love. Kasi kapag alam mo, mahalin yung sarili mo, that love na in-invest mo sa sarili mo, mag-spread out yan eh. Kumbaga, kung mahalin yung sarili mo, everything will work. Kahit man madikdik ka or mawasak ka sa pag-ibig na darating sa'yo, yung nakatitirang pagmamahal na tinira mo sa sarili mo, mag-grow yan. Kumbaga, isang binhi na mamumukadkad. Overflow is. Number 4. Hashtag, pinagtagpo, pero di tinadhana. Pinagtagpo, pero di tinadhana. Yung maglalakad ka sa pasilyo, tapos nahulog niyo yung libro mo. Tapos, pupulitin mo sana, pero naghahakay ng kamay. Hindi tayo pwede. Nag-slow motion lahat. Tapos, parang kayong dalawa lang. Umilis ang tibok ng iyong puso, tapos akala mo, siya na. Pero hindi pa pala. Pinagtagpo lang kayo. Pinagsanggi lang kayo ng tatahana. Pero hindi kayo. I feel, my heart cramp. Pinagtagpo kayo para meron kayong makuhang lesson. Sa isa't isa.
Diba? Angela. Ikaw na, parang hindi din natin. Parang may force na nagkahati sa amin dito. Kasi ang negative namin dalawa, tapos ang positive na lagi. Dapat palagi tayong titignan yung both sides. Kasi syempre, baka yun yung sign na pinagtagpo kayo para may matutunan kayo about yourself. Tsaka about sa kunya, magiging future relationship nyo na makukuha nyo from that. Paminsan talaga yung mga nami-meet mo, hindi lang talaga like meant for you. Mm-hmm. Diba? You're just a lesson learned. Yes! Hindi ganun sinabi niya. Ano, lakasampal. Pero tama yun. Ito na, ang number 5. Momol, momol lang. So, ano nga ba ang momol, momol lang? LLL. Landi-landi. Yan yung fling-fling na sinasabi mo eh. Yung fling-fling lang. Ito, yung parang ginagawa siyang ano, laro ngayon. Yung kumbaga kung sino ma-fall talo. Huwag kayong ganyan. Tapos pag na-inlove na sa inyo yung tao, iiwan nyo. What? Ghosting! Grabe! O, diba? Ikaw, Angela, naranasan mo na ba mag-ghost? Hindi. Ganda. Sana Alam mo yung totoo, ingit na ingit na ako sa'yo. Everyday kayo magkausap. Everyday kayo naglalandian, nagpapakilig. Tapos one moment, sasabihin mo na. Mag-dinner, magdi-dinner ka, tapos di ka na bumalik. Ano yun? Saan ka nag-dinner? Sa Mars? Diba? Paano mo naman kung ayaw mo na? Diba? Parang clear naman. Angela, yung totoo. Parang ang dami mo. Single ka ba ever since? Mamit ka na. Dami mo humugot eh. Pero naniniwala ko na love is all about risk. Kunyari, kung hindi ka sure kung magsaspark siya, at least you took the risk, diba? Ito talaga. Tika lang, ika-convert na ikot ako sa pagiging optimistic. Number 6. Listen for God. May taong ganito, may kakilala akong ganito, yung tipong hindi naman siya nag-cringe about romantic love. Pero ayun yung mga tipo ng tao na parang they define love in a different way. Mm-mm. Kumbaga yung romantic love na dapat ilalaan nila sa kapwa nila tao, ilalaan nila sa Diyos. Sa culture niya ba may ganito din? Yung sa amin, ang paniniwala namin doon is parang if someone loves God that much, it means kaya kanyang mahalin ng ganito. Oh. Number 7. Taas ng standards mo. Ito na, binagsak ko na kanina to, taas ng standards mo. Yung tipong, eto, bilang K-pop lover ka at I know that K-pop lovers. Masyadong mataas yung standards. Gusto niya mga Koreano. Kuya, hindi. Kung may Koreano, okay. Oh, hindi, okay lang. Ito na, hindi porket, alam ko naman sa sarili ko, hindi ko mapapakasalan yung mga bias ko. Pero hindi naman super taas ng standards ko. Mga ganyan ang kataas. Hindi kasi sila mahilig silang alagaan yung sarili nila. Eh dito sa Philippines, di ba kapag inaalagaan mo yung sarili mo, pag nisi skincare ka, ay bakla na, ganyan. Mm-hmm. Bakla ba yung pagiging ano, pag-aalaga mm-hmm. ng sarili mo? Di ba hindi naman. Eh doon super open sila na pag nisi skincare, yeah, you can do whatever. Liberated. Yun, oo. Nice. Tapos, Guwapo. Ayun na yan, guwapo. Bumalik tayo sa pagiging guwapo. Period. Kung hashtag takot ka mag-take ng risk. Kaya, ikaw, takot ka ba mag-take ng risk? Ayun nga, diba? Parang huwag kang sumubok sa laban na alam mo ikaw yung talo. Ayun nga pala yung mantra niya, girl. Ayun yung mantra ko. So, ayun ko na. No! No! Ano, diba, ganyan? Parang pag-block agad. Hindi, depende din feeling ko sa tao. Kunyari, kung nakikita mo ba yung sarili mo na magugustuhan mo din yung tao eventually, or kung type mo man. Kasi possible na kaya no ka ng no kasi hindi mo siya type. Kasi medyo ganun din ako. Kung alam ko na sa dulo na parang hindi mo naman gusto. Hindi ko naman talaga siya gusto. Ganun, actually, I think I'm just gonna waste my time and his time. Huwag na lang. Wala, ano po, wala pong taong manhid. Hindi ka lang talaga niya gusto. Type. Hindi ka lang type. Nalulunod ako sa mga sinasabi nila. Takot mag-take na risk kung i-apply ko siya sa sarili ko. Ano, para takot kasi, takot din ako somehow. Although, ano naman, somehow prepared, pero hindi talaga to the level na gego. Parang may mga hesitations pa rin kasi. Trauma, yan. Oh, yeah, tapos yeah. Family. Kumbaga combination ng mga diniscuss natin kanina. Hmm. Kaya rin takot ka mag-take na risk. Kaya nang stress ako. Number 9, surrounded by sawi friends. Tayo na tayo yun. Tayo na yun. Ito yun. Mga na-witness natin. Sawi friends. Ito. Ako kasi nasawi na talaga ako. Oh. Tapos fling lang yun. Parang fling lang yun. Kumbaga, tumagal lang siya ng 3 to 4 months. Pero, ang sakit-sakit. Parang kang ano yun, nag-labor? Hindi, may, ano, ito na nakakatawa kasi ano yun, exam ko. Pero hindi ko siya pinasukan sa sobrang sakit ng nararamdaman ko ho. Pumasok ako sa cubicle ng CR ng... Sige, action na. Hindi pa yung papasok. Ganun yung sakit.
Hindi po. Pero sa ba... To be honest talaga, hindi biro. Nakakatawa siya ngayon kasi lipas na. Pero kapag ikaw yun nasa pakiramdam ng ganun, yung tipong ang lungkot-lungkot ng araw mo, parang half of your life is dead. What? Hindi kasi tayo, syempre. Kuna tayo, wala pa tayong na-experience. Pero nawi-witness mo yun sa three friends. Makikita mo yung pain nila kung gaano sila nasasaktan. Pero ako kasi ang ina-advise ko palagi doon sa mga sa weekend friends, sige, iyak mo lang yan. Pero kasi kapag tinitigilan mo yung iyak mo, mas masakit yung feeling ko kapag tinitigilan mo. Kasi hindi mo siya nalalabas, hindi mo siya na-express. Yung heartbreak talaga. Feeling ko, i-embrace mo na lang yung pain na naramdaman mo. Kasi tignan mo ngayon, tinatawanan na lang natin. Pero kasi yung pain na naramdaman mo na yun. Pero pag uwi niya, iyak siya. Hindi, okay lang ako. Hindi mo na lang. Hindi kasi parang, iyak mo! Kailangan namin ng tissue! Kailangan namin ng tissue! Okay lang pa ako. Talagang nananamdam ko lang yung mga advice niyo. Embrace your pain. Embrace your pain. Kasi yan yung magiging reminder mo. Pag hindi ka na masyado na sakit, dun mo malalaman na you're getting better. Ginawa tayo para makaranas ng mga pain. Oo. Part siya ng growing up. The pain you're feeling now will make you stronger than tomorrow, di ba? Kasi yung pain ko, ginagamit ko yun as investment. Wow. Para magsulat. So my pain is my investment. Ay, dun yung nilalabas. Dun ko nilalabas sa art, sa writing, ganyan. Tutuwa na tayo sa pinakahuli. Hashtag Hopia. Nagugutom ako bigla. Hopia. Ito, ayan. Overrated naman yung definition ng Hopia nowadays. Umaasa ka pa rin sa taong di ka gusto or imposibleng makasabi. Oh. Super asadong-asado ka. Tinalo mo pa yung show-pow niya sa 7-Eleven. Pili ko dapat alam mo din yung limits mo no, pagdating sa crush. Pero pag Hopia ka, wala eh. Hindi mo alam yung limits mo, parang go ka lang ng go. Hindi, pero totoo yung maganda pag may crush ka, parang pag nakikita mo natutuwa ka na... Siyempre naman nagkaka-crush ako, so alam ko rin na parang kapag nandiyan ko niya, hindi ka nakikita gaganyan ganyan. Pero yung kapag na ni Dib. Oo, yung kilig, di ba? Yung kilig nandiyan. Hindi! Pero kaya nga crush, kasi makakrush ka. Ay, ganun. Naging nega na siya ato. Nakawaan mo na siya. Umabot hindi! Pero overpower na. Kumbaga parang, ewan ko, bakit ganun? Lahat ng mga taong gusto natin, hindi tayo magustuhan. Pero hindi lang siya yung meant for you. Minsan ka naiisip ko, baka kasi sa knowing na, ang tao kasi parang gusto natin na challenge tayo eh. Mm-hmm. Parang meron tayong mindset na parang alam natin imposible mo pa sa atin. So parang na-challenge tayo. So nagkakaroon tayo ng interest or mas nagiging interesting yung tao para sa atin kasi totoo. Nagiging challenging. So ito naman, dahil nanakit tayo ng mga damdamin at ng real talk tayo, ano masasabi niyo sa mga taong hanggang ngayon ay wala pa rin jowa tulad natin? Mm-hmm. Feeling ko, learn how to love yourself first. Para pag may dumating ng saan na magmamahal sa'yo, alam mo na yung worth mo. Na para kunyari yung taong yan, hindi talaga pinagtagpo kayo pero hindi kayo tinadhana. Meron pa rin dob na natitira para sa sarili mo. Huwag mo ibigay lahat, kumbaga, diba? Tsaka kapag hindi mo pa mahal sarili mo, paano mo pa mamahalin yung ibang tao? Sa kanya mo i-depend yung happiness mo. Huwag ganun. Ooh, kasi sa talo ikaw, ay sa dulo, ikaw yung talo. Diba? Self-love. Hashtag self-love. I-hashtag natin yan. Hashtag self-love. Ayan, ikaw edgy pa. Anong may ipapayo mo sa'yo? Mag-antay. Kasi everything that, worth to wait. Ano yun? Tawag doon, namawala ako. Everything that is maganda ay worth the wait. Yes. So mag-antay ka lang. Kasi wag mong masyadong i-push. Wag mong masyadong pilitin yung love life or magka-jowa ka or magkaroon ka ng asawa. Kasi parang isang araw, biglang darating na lang din yan in the most unexpected time, the most unexpected place, the most unexpected person. Siya na lang yung mamahalin mo. So, antay lang kayo. Antay lang kayo. Go, antay lang. Ate. Antay lang tayo hanggang, 50 years old. Paulit-ulit ko na sinasabi sa mga, ating ko na parang, love yourself first. Kumbaga parang, do whatever you want habang wala pang, kumbaga, habang nag-aantay, hindi ka pa committed, di ba? Hindi naman porque sinabing nag-aantay ka, parang magpapakalugmok ka na lang dyan. maraming bagay na pwedeng gawin habang naghihintay ka sa taong para sa'yo, di ba? Parang spread the good vibes na lang. Kasi yung good vibes na yan, malay mo, dyan mo mahanap yung tao. Nagpaparinig ako. Yung good vibes na ibinabahagi mo sa tao, baka dyan mo ma-attract yung love of tao life. Na parang yan, diba? Tsaka going back to self-love, kasi kapag established yan sa sarili mo, parang, kung mawasa ka man,
sinabi ko nga kanina, you could build yourself once again. And everything would follow kapag mahal mo yung sarili mo. Hindi yun selfish. Trust me, hindi yun selfish. Kumbaga kasi pag mahal mo yung sarili mo, ano eh, mas makakapag-provide ka ng pagmamahal. Genuine. Hindi. At natatapos na ang ating talk show na mapalakit pero makatotohanan. Yes, walang sugar coating. So ayan, kung marami pa kayong gustong ibigay na reason, i-drop nyo lang dyan sa comment box para ma-discuss natin yan. And once again, love yourself ate, hashtag self-love. This is your ating Irold and Ichipa, Angela. Don't forget to subscribe to our YouTube channels and don't forget to subscribe and like this video. Thank you.